Hello guys, mag-live tayo today. Teka, share muna natin ah. Ayusin muna natin. Okay. So hi guys, today magana tayo magla-live ako ngayon pero gagawa na rin ako at the same time ng cooking video. Check muna natin. So, bali dito ko siya i-monitor yung ating live. Okay po ba yung sound natin? Hello, Mijo D Vlog Channel. Okay po ba yung sound natin? May sound po ba? Okay. Hintayin ko lang yung live natin dito ha. Para ma-monitor ko kung sino yung mga nagko-comment. Alam, di pa siya lumalabas eh. Yun na. Watching from QC. Mulya. Chuki. Tagal lang ko matayin tubig. Okay, start na tayo. Nalagay natin yan dyan. Yung ating monitor. Okay, so bali gumagamit ko ng gamit tayo ng GoPro at saka yung isa. Ayan. Ito isa. Ayan. So bali dalawang camera gamit ko. Kukumbuhin natin ngayon para isang gawaan lang. So, open muna natin to. Open muna natin tong camera natin. Pwede ko siyang ilagay dito actually. Ayan. Taga, dito na lang. Yan. So, complicated talaga magawa-gawa ng video, no? So, siyempre, lalagay na natin ating kawali. Tignan natin. Okay, sakto.
Bakit natin to? Ayan. Okay, so pwede na tayo mag-start. So today, gagawa tayo ng ano, hulaan nyo. Meron tayong manok dito. Manok. Ayan, may manok tayo. Tapos, may sibuyas. May chicharon. Okay. May bawang. May luya tayo dyan. May tanglad. May nor chicken cubes. May boiled egg. At saka may lemon. So, anong gagawin natin today? Sino yung makahula? Yung makahula, bibigyan ko. Makahula, bibigyan ko ng finished product. Lagay pa natin itong ano. Elisky Vlog watching from QC. Okay na siguro itong isa, no? Just in case lang. Yan, pang-angle lang ng ibang angle. So, start na tayo. Siyempre, sabay-sabay na natin yan para isang play lang. So, buksan muna natin yung apoy natin. Yan, may bago tayong kalan. Maganda yung kalan natin. Play natin. Okay, play na natin yung mga camera natin. Yun. So, ganito tayo magluto mga guys. Start na natin yung apoy habang naghihiwa tayo para tuloy-tuloy. So, lagay natin yan. Ating kawali. May nakahula na ba kung nilutuin natin? May nakahula na kaya kung anong lulutuin natin. Lulutuin natin dyan. Tabunan natin yan. Toppings yan. Itlog, chicharon. Okay. So, una, lagay mo na tayong oil. Lagay tayo ng oil. Yan. Gagawa tayo ng arroz caldo. Sino nakakaalam ng arroz caldo? Okay, so mabilis ang luto lang ito. Una, lalagay natin syempre yung ating bawang. Okay? Yung ating bawang. Guys, pag magluluto kayo, dapat talagay nyo yung bawang ng malamig pa yung mantika. Kasi kung biglaan nyo ilalagay na mainit, diba, traditional sa atin, bata pa tayo kapag mainit mantika, tsaka ilalagay yung bawang. So, nasusunog yung bawang. Kailangan malamig pa yung mantika bago natin ilagay. Okay. So, sakto lang yan.
Luto tayo ng arroz caldo. So yung arroz caldo parang lugaw siya. Pero lugaw siya ng mga Bisaya, may manok. Kita ba yung pag-iwan ng sibuyas natin? Yan. Okay. Upo tayo. Kapagod. So, ayan. Kapag medyo nag-brown-brown na yung ating wow, sarap yan. Sa malamig. Ayan, tama. Malamig na. From Eli's Key Vlog. So, ayan. Sunod natin ilagay yung ating sibuyas. Sibuyas. So, yung arroz caldo, mga guys, medyo dilaw to compare sa lugaw. At mas masarap siya, syempre. Ito yung lugaw ng mga Ilonggo. Kasi, alam nyo na, Ilonggo tayo. Ayan. Nilakasan natin yung apoy para mabilis. Okay. So first time ko itong magluluto ng naka-live at saka naka-upo, diba? Kung may mukbang, meron tayong lukbang. After nito, titikman natin. Siyempre, kakainin natin yan. Partner na po to, yes. From Media Del Vlog. Yan, masarap daw may partner na po to, yan. Medyo may amoy na siya, nangamoy na. Siyempre, lagay tayo ng ito, ginger. So, yung mga Ilonggo, mahilig sa luya yan. Mahilig sa luya. So, laging may luya yung niluluto nila. Kaya itong arroz caldo, lasang-lasang luya yan. Mas maraming luya, mas malasa. Okay? Tapos, lagay na natin yung ating manok. So, meron tayo ditong tatlong chicken legs yan. Tatlong chicken legs. Yan. Gisa-gisa natin ng konti. Mahirap pala mag-live, magluto, at saka mag-record. Ano. Yan. Ayusin ko ng konti yung ating ilaw. Patungoy natin. Ayan, sarap na ng amoy niya. Medyo nasusunog-sunog yung ilalim niya. Lagay lang natin konting tubig. Ayan, para hindi masunog. So, igisa natin siyang mabuti. Ayan. Para hindi masunog kagad, lagyan natin konting tubig, tapos ipatuyuin natin ulit. So, ganyan lang yan. So, after nyan, tabi mo natin itong lemon. Naglagay tayo dyan ng ano, ito, yung mga Ilonggo. Ayan, alam nyo kung ano to. Ayan, hindi po stick yan. Bango. Hindi nawawalan ito nyan. So, lagay tayo nito. Iwain lang natin. Yan. Ito yung ating tanglad. So, medyo pisa-pisay natin. Lemongrass. Tama. Kay Medyo Del Vlog. Okay, mamaya may isang mangkok ka ng arroz caldo. Yan yung ating tanglad. Siyempre, para mas mabilis tayo, mag-iinit na ako ngayon ng tubig. Mag-iit ako ng maita tubig. Saglit lang ha. Mag-iingat tayo, meron tayo ditong electric, ano, electric kettle. Yan.
So medyo igisa-gisa pa natin ng konti. Padryin natin siya ng konti. Pwede na rin natin tayo maglagay ng ano, itong ating null cubes. Yan. So pwede na tayo maglagay ng null cubes ngayon. Kahit may chicken na tayo, maglalagay pa rin tayo ng null. Ayan, ang bango. Grabe. May luya, may tanglad. So kahit may manok tayo, maglagay pa rin tayo ng chicken cubes. Siyempre, hindi mawawala yan. Lalo na laman lang yung gamit natin. Chicken, anong gamit ko dito? Yung chicken legs. Lagay tayo ng isa. Siyempre, kung ang lulutuin nyo manok, may buto-buto, kahit huwag na kayo maglagay ng chicken cubes. Pero dahil ano to, puro laman, tsaka hita siya, kita ng manok, maglagay tayo. Tsaka pag mas masarap siya, di ba? Yung may sipa ng bitchin. Okay, no cubes, so lagi nalagay yan. Hindi mawala sa lutuin pino yan. Ako mas prefer ko gumamit ng chicken cubes or ng beef cubes or ng pork cubes or ng shrimp cubes kasi mas masarap yung lasa niya. Kasi these days, yung mga Pinoy sanay na gumamit ng magic sarap. So, hindi pa ako gumagamit ng magic sarap kasi magic niya eh. Na-magic niya yung luto nyo. So, dito lang tayo sa chicken cubes. So, sino sa inyo yung gumagamit ng ano dyan? Sino yung gumagamit sa inyo ng magic sarap? Taas ang kamay. Wow, sarap naman yan. Chef from Suwa Uma. And from Onchos Kitchen, kay Idol Onchos Kitchen. Kamusta po, Chef? Mabuti naman po. Jane Javel, masarap po yan. Tanim ako yan sa veranda from Mijuglog. Okay, so ayan. Onchos Kitchen, agree ako, Chef. Ako nagamit ng, hindi ako nagamit ng magic sarap. Ayan. So ito guys, lumalabas yung lasa. Ito ha, tip ko sa inyo. Lumalabas yung lasa nitong gisa-gisa natin kapag nagbo-brown na siya. Ayan, ayan, nakadikit na siya dyan. Nagawa natin dyan, nalagay lang tayo ulit ng konting tubig para lumambot siya at saka matanggal natin. So ayan yung sikreto sa pagluluto. Pag nagtuturta-turta na yan, ayan yung lasa niyan. Pag nagtuturta-turta siya, diyan tumitingkad yung lasa ng ating niluluto. Kaya dapat ma-achieve nyo to. Yan, kita nyo nagkukulay brown siya. Ma-achieve nyo dapat yan. Tapos kakaskasin nyo lang ng ganyan hanggang sa matanggal niya. Paglagay nyo ng tubig. Yan. Nako. Ganyan pa lang, malasang malasa na. So ayan yung secret ng pagluluto guys. Dapat malakas yung apoy ninyo kapag nagigisa kayo. Pero huwag siya masusunog. Dapat yung medyo magtutusta-tusta siya. Diba? Parang roasted siya. Ganon. So yung arroz caldo guys, kulay dilaw yan. Bali meron yan sa atin na ano yung tawag dito. Yung parang buhok-buhok. Yung nagiging kulay dilaw siya. Pero wala tayong yan. Siyempre maglalagay tayo ng alternative dyan. Pwede tayo maglagay ng achuete. Achuete powder. O kaya kung wala naman, kung nasa abroad kayo, pwede tayo maglagay ng luyang dilaw o yung turmeric. So maglalagay tayo ng turmeric. Ayan o, nag-brown-brown na naman siya. So lalagay na naman tayo dyan. Ayan yung tamang pag-isa. Ayan. Tapos, tutuklapin lang natin yung mga nagtututong-tutong dyan. Huwag naman sunog na sunog ha. Huwag mo naman masunog kasi mapait. Ayan. So, basa tayo ulit ng comments. From Suwa Uma, ang konti, Chef, ulam na lang yan, no? Lilutuin ko, Chef. Aros kaldo ba lilutuin mo, Chef? Oh, aros kaldo nga. Kasi nahuli ka na eh. Na-late ka na eh. Ano po weather sa Korea? Dito sa Pinas, we are bracing for the next typhoon. Dito po, ano siya, autumn na, yung naglalagas na yung ano. So maganda na yung paligid at marami ng kulay. So lalagay na natin yung, talagay muna natin yung ating turmeric.
So kailangan double check natin yung mga camera natin kasi mamaya hindi pala naka-record sa plot naman. Luto tayo ng luto, hindi man naka-record. So lagay lang tayo ng konti. Yan. Yung turmeric kasi matapang sa dilaw yan. So magdidilaw yan ng yan, kahit konti lang lagay natin. Iba pang pakulay lang ng buhay, parang may boyfriend ka, ganun. Pag may jowa, makulay ang buhay. So lagay tayo ng konti. Yan, so lagay na natin yung ating ay wag, papalasahin muna natin yung ano, lagay. Tiga, nilagay muna tayo ng isa pang sikreto. Isang kahig pa muna para lang wag masunog. Ngayon, igigisa natin yung ating bigas. So, dahil sa mabilisan yung gagawin natin, mas much better kung maglagay tayo ng kanin na mismo. So, mas mabilis, parehas lang ang resulta. Kung bigas, pero kung may bigas kayo, pwede rin maglagay ng bigas. At kung mabilisan naman, pwedeng kanin na. Okay, kanin na diretso. Lagay tayo ng mga isang cup na kanin. Tayong lutong kanin, yung bahaw, kung mayroon kayong bahaw. Ito, so lagay tayo nito, okay na siguro yan. Ano ba yan, isang cup ba yan? Kasi dadami pa yan, di ba? Okay na yan. Dagdagan pa natin ng konti. Ayan. Okay na yan. So guys, ang gamit ko dito is Korean rice. So, yung Korean rice, medyo malagkit na yan. Pwede kayong gumamit ng malagkit na kanin, na malagkit na bigas, or yung kanin sa atin, pwede rin. Kahit anong kanin, pwede. Pero mas maganda kung medyo malagkit. Yung gamitin nyo, yung glutinous, kumbaga. Ayan, no? Ayan pa lang, ulam na. Nahirapan ako. Multitasking to. Okay, isa na tayo. Basa na tayong comment. So, masarap ba siya pag malagkit? O, syempre, mas masarap mas malagkit. It is called kasugba. Great idea to alternative it with turmeric. Good job. Thank you from Marites Garcia. So, yung mga sa Pinas dyan, iingat po kayo dyan sa Baguio. May Baguio na naman darating. Ano ba yan? Okay na, lagyan na natin yung tubig. Pwede na siyang kainin actually. No? Pwede na yun, no? Lagyan tayong tubig. Konti-konti lang. So, ganyan lang. Okay? Maglagay tayo ng konti lang kasi malasa na yung ating sabaw. Para mabilis siya mag-boiling galore. Ganun. So alam niyo yung ano, parang sa Italy, yung risotto, ganyan din yan. Risotto, yung lugaw yun. Lugaw yun sa Italy. So risotto tawag doon. Pagluto ng risotto, nilalagay yung sabaw ng pakonti-konti. Or yung stock. Ah, yan. Tapos sarap nito mamaya, meron siyang dried na bawang, di ba? Bawang, meron tayong chicharon dyan. Haluin natin yan. Pagdaan pa natin ng konting tubig pa. Yan kasi magda-dry pa yan. Diba? Kumukulo ka agad. Ganyan mabilis magluto guys. Dapat ready na rin yung mainit na tubig. Tapos bigas na siya. So nakakatipid kayo sa gas. At mabilis magluto. Diba? So tatakpan lang natin yan. Tapos halu-haluin natin. So magkwentuhan muna tayo. Pa natin yan. Okay. Okay, so yan. Basa muna tayo. Di po makita. Ang alin po? Hindi po makita yung niluluto ko. Wow, nakagutom tuloy, chef. Sino pang hindi makita yung niluluto ko po? Di bali nang huwag ako makita eh. Niluluto ko lang, okay na yan. From Suwa Uma, wow, naugutom tuloy ako, chef.
Siyempre, ako din, gutom na. Hindi pa ako na naghahapunan, di ba? Yan, maya-maya pag medyo maluluto na, maglalagay tayo dyan ng patis, timpla natin, saka paminta. So, yung ano niya, medyo yellow-yellow na. Kung gusto niyo pang medyo mag-yellow-yellow pa, pwede rin. Pwede niyo pang dagdagan ng turmeric. Medyo gusto ko pa siyang lagyan ng dilaw konti. Di ba? Lagyan pa natin ng konting dilaw pa. Kung gagawa kayo ng ano, Java rice, turmeric din yung nilalagay doon para maggulay dilaw. So, pang alternative yan sa achwete. Or yung ano bang tawag doon sa atin yung nilalagay sa lugaw? Yung parang balahibo. Yung nagiging kulay dilaw yung lugaw. Ano bang tawag doon? Suwa umay. Ito magaling magluto si Suwa, ati Suwa eh. Late na dinner nyo. Lasky vlog, widen mo po yung screen, ma'am, right side. Pag widen ko po siya, hindi siya makikita yung ito. Ano po ba yung nakikita? Hindi makikita yung niluluto kapag naka-wide screen. So, ganito lang po muna tayo. Kasugba po. Jane, ah, kasugba. Kasuba, oo, kasuba nga pala. Ano ba yan? Tagalog ba yan? O... yan ang tawag sa Tagalog. Ay, medyo ang lakas ng apoy ko. Hinahan ko muna ng konti kasi ang bilis dumikit. Bago itong lutuan ko, nabili ko sa E-Mart. Medyo sale kasi sila ngayon. Napabili ako. Tinatagan natin ng tubig. Yan, ayan. Medyo malapot na siya. Diba, tubong lugaw kayo dito. Yung mga nagtitinda ng lugaw, talagang tubong lugaw eh, diba? Konting kanin lang, tapos dadami na. Nako, sarap nito. Parang bilis niya maluto, no? Kasi luto na yung kanin natin, eh. Ako, gusto ko sa lugaw. Ano ba yung gusto niya sa lugaw? Yung medyo malagkit? O yung medyo may sabaw-sabaw? Parang meron yon sa Korea na sa T-section. Oh, matignan ko nga. Alam nyo kung ano sa Korea yan? Yung masugba na yan? Gasugba? Kasugba. Ochon, from Ocho's Kitchens. Kasugba chef. Kasuba. Oh, kasuba nga. Kain-kain din pag may time from Suwa Uma. Ochon Kitchen, saffron din ata rin yun, chef. Ah, saffron? Philippine saffron yata yun. Yung saffron iba yun. Medyo, palagi akong gumagamit yan pag gumagawa ko ng paella eh. Stop muna natin to kasi nagpapakululan tayo eh. So, stop muna natin yan. Meron tayong remote con dito eh. Yan, para hindi maubos yung memory. Dito tayo sa isa, sa GoPro. Ayan. Pangkuha ng mga gaganyang-ganyang kayo. Style-style kayong ganyan. Kunyari, cinematic, diba? Ayan, oh. Tapos mamaya, edit na lang tayo. Ayan ko muna siya habang inahalo. Ayan. Lugaw-lugaw kayo dyan. Malapit-lapit na siyang maluto. Malapit-lapit na sa katotohanan. Halu-haluin natin kasi baka matutong yung ilalim. Medyo lumalapot na siya. Gusto ko medyo may tubig eh. Stop muna natin to. Saffron nilalagay. Tama po. Yung saffron, iba yung kasi yung saffron may lasa yun eh. Ang lasa ng saffron, medyo kalakalawang pag inamoy mo. Nakikita ba yung niluluto ko? Nakikita naman. Ayan o, kita eh. Yung saffron, tsaka mahal yun. Huwag kayo gagamit sa lugaw nun.
Kasi ang mahal nun, yung pinch lang na gano'n, napakamahal yun. Isa yan sa pinakamahal na ingredients, yung saffron na yan. So ayan, medyo malapot na siya. Medyo actually, parang paluto na siya. Titimplahan na natin siya. Pero lagyan ko pa siya ng konting tubig pa kasi gusto ko yung medyo masabaw, di ba? Yung parang lugaw sa kanto, yung gano'n, maraming tubig. Ready natin yung ating patis. Ayan. Tigman muna natin. Sarap. Kulang pa sa patis. Play tayo ulit. Kasi maglagay tayong patis. Chuk. Iyon. Lagay tayong patis. Mga basta yung medyo malat-alat lang siya. Yan. Halo tayo ulit. Shout out sa mga 19 viewers natin dyan. Chef, next live streaming, please cook paella. Naku, paella. Kung gusto niyo po ng paella, meron akong paella video sa my playlist ko. Punta kayo dyan, meron akong ginawang paella. Kakaiba yung technique na ginawa ko dyan kung paano siya maging malasang malasa. So, puntahan nyo sa playlist ko, meron ako dyan. How to make paella. Lagay tayo ng paminta. Ayan, lagay tayo ng paminta. Siyempre, masarap yung maraming paminta, di ba? Kuha muna tayo ng mga pa-cinematic na kumukulo. Ayan, sakto na yan. So, timpla natin ulit. Tapos, kinabukasan nito, medyo lalapot pa to. So, lalagyan nyo lang siya ng tubig kapag iinitin nyo. Init. Ayan, so tokwat baboy na lang ang kulang niyan. Sarap na. Sarap na siya. Ano pa bang kulang? Kalamansi. Mamaya. So meron tayo dito. Ayan. Durugin natin. Lalagay natin sa toppings. Mamaya. Meron tayo dyan pang toppings. At saka meron tayong itlog. So, okay na. Hinaan natin yung apoy. Ayan. Actually, luto na siya. Ayan. Medyo masarap yung ganyan. Pangit din naman yung talagang lutong-luto na yung kanin. Ano? So, okay na yan siya. Ayan. Lumabas na yung gluten niya. Kita niya, lumapot na siya. Ayan. So, yung kulay dito, medyo dilaw siya kumpara sa video. Medyo hindi siya dilaw, pero sakto na yung pagkakadilaw niya. Sabi mo na natin to. Siyempre, bago niyan, gagawa mo tayo ng pan-toppings natin. Taga, stop mo natin yan. Gagawa tayo ng pan-toppings natin. Magluluto tayo ng bawang. Teka, luto tayong bawang ha.
Okay na to, luto na to. Itatabi ko na to. Muntikman na natin, masarap na siya. So, aros kaldo na talaga. Ayan. Sa Korea, ang tawag dito, juk. At ang juk dito, napakamahal. Hindi kayo maniniwala, pero napakamahal ng lugaw dito. Mahal pa sa manok. Tabi muna natin yan. Tapos, gawa tayo ng, kasi, gawa tayo ng yung bawang natin na brown. Kasi magta-toppings na tayo. Mag-brown lang tayo ng konting bawang. Yan, lagay tayo mantika. Ano tayong bawang? Siyempre, hindi masarap yung lugaw kapag walang bawang. Walang fried bawang, di ba? Lakasan natin yan. Magkano na ba lugaw ngayon sa Pilipinas? So, meron tayo dito ano na ground na bawang. Yan. Tumihan natin kasi masarap maraming bawang. Magkano po sa atin yung bawang? Ay, bawang. Magkano sa atin ngayon yung lugaw? Dati, nung pag-alis kong Pilipinas, 5 piso lang yung lugaw eh. Yung plain lugaw ha. Yung lugaw na malapit sa mga eskwelahan. Pero yung sa mga kanto-kanto, ano na yata? 7 yata, ano no? 10. 14,000 won ang chuk sa Korea is a order. Juk, o yung juk. O mahal nga, 14,000. Diba? Kasi pag may sakit dito, pag hindi maganda pakiramdam mo, juk yung binibili ng ano, asawa ko, nako, napakamahal. Yung kakapiranggot na gano'n, no? 14,000 nga. Parang ano sa atin, 500 pesos. Suwa uma, wa sarap sana mga bitbahay mukhang ng oras kaldo. Sarap. Sabi ko sa'yo, Ate Suwa eh. Pahingi din ako ng sumang malagkit mo dyan. Dami ingredients. Ay, nakalimutan ko i-play. Ito guys, nagluluto na tayo ngayon ng magbabrown tayo ng ating bawang. Para sa toppings. Okay. Bago lahat niyan, magligpit-ligpit muna para doon na tayo ngayon sa ating plating. Ligpitize muna. So, hinala natin yung apoy guys. Baka masunog yung bawang natin. Stop. Pag abalone, mas mahal. O, yun nga, mas mahal. Pero pag kimchi-kimchi lang, medyo mura-mura siguro. Pero masarap yung abalone eh. Kasi niluluto yun, yung may bituka siya. Mas masarap daw yun. Oh, okay, we have may 11 viewers pa tayo. Kanina, maabot tayo ng 20 viewers eh. At saka nung isang araw, mayroong nag-super chat. Sana naman dyan. Baka naman may mag-super chat dyan. So, ready na natin. Mayroon tayo dito ang ita-toppings natin. Yung chicharon, bawang, itlog. Good sa health kasi yun. Yes, tama po. Good sa health din yung yung abalone pero bad sa bulsa kasi ang mahal. Yan. Malapit na siyang mag-brown. Tanggalin nga itong sangkalan kasi mag-replating na tayo. Iwan muna tayo ng lemon. Yan.
Pwede na yan. Siyempre, meron tayong kalamansi dyan. Pero yung lemon, pang display lang yan. Wala, nasunog na. Yung sinasabi ko eh. Nasunog na eh. Okay, patay na natin. Ayan po mga kaibigan, ang balita. Sunog na yung ating bawang. Tanggalin na natin kasi mag-brown pa siya yan ng lalo eh. So tanggalin natin. Lagay lang tayo dito sa may tissue. At ilipat natin yung ating bawang. Bilisan natin kasi susunog na siya. Okay, pero sakto lang naman. Ayan. Ako, nakalimutan ko na namang i-play. Okay lang yan, di bale. Okay, tabi na natin yan. Dito na tayo ngayon sa may plating. Okay, linis muna tayo, linis. Yung sa mga nag-YouTube ng may mga content na luto, di ba? Feel niyo yung struggle, di ba? Struggle is life, is real. So, tabi na natin tong ating kalan. Tabi muna natin. Ganda nung kalan na nabili ko, yan o. Oh. Di ba? Itong video. Dr. Home from E-Mart. Tag 24,000 won. Nabinyagan sa lugaw. Okay, balatan muna natin itong ating balatan natin muna yung ating itlog. So, magsisetting na tayo ngayon ng ating arroz caldo. So, ganito ako mag-video mga guys ng mga ating niluluto. Medyo mas mahirap lang itong ginagawa ko ngayon kasi naka-live tayo at saka, di ba? Nag-film pa tayo para tatlong tuhog sa isang video, di ba? Para marami tayong content. So, ayan. Linis muna tayo. Tabi. Tabing takip. Okay. Punas muna tayo. Okay, guys. Plating na tayo ngayon, ha. Siyempre, dito yung ating mat. Ayan. Tapos, lagay tayo ng konting ano dyan. Ng konting ito, dahon-dahon. Tapos, yung ating bowl. Ready mo natin. Lagay pa tayo ng ating. Meron yata ditong spring onion eh. Yan, meron tayong spring onion. Pero mas maganda pag green. Meron tayo ditong green. Yan, meron tayo nito. So, ready natin yung ating toppings. So, meron tayong lemon, meron tayong green onion, meron tayong egg, meron tayong, saan yung chicharon? Chicharon, at saka meron tayong bawang. Okay? Gagawin natin ngayon, itutok na natin itong camera dito.
Say hi. You wanna say hi? Yan. Medyo sabit-sabit natin tong dahon. Lagyan pa siya ng ilaw pa. Meron tayo ditong ilaw. Yan. Para medyo maganda. Tutok natin dyan. Yun. Perfect. Okay, so dito na tayo sa ating plating. Siyempre, una i-play natin itong ating camera. Taas natin konti. Yun. Okay, ready na. So, play natin yan. Tapos, plating tayo. Okay, lights, camera, action. Okay. Ito na yung ating arroz caldo. Haluin muna natin yan. Ayan, medyo mas lumapot pa siya ngayon. Naka-play na yan, so medyo ganda natin yung paglagay. Ito na yung mahirap dyan eh. Bale. Ayan. Yun. Siyempre pag ano na, i-slow mo natin yan. Kaya enjoy din yung mag-video-video eh. Enjoy din yung pag-YouTube mga guys eh. Kasi diba, para ka lang naglalaro. Yan. Tapos, syempre, lagyan natin ng manok yan. Manok. Manok. Mga tatlong manok. Para maganda sa picturan. Yan. Tapos niyan, may tumutulo yan. Medyo linis muna tayong konti. Okay na yan. So ngayon, mapaganda niya yung toppings natin. Okay, dito tayo sa toppings ngayon. So maglagay tayo dyan ng chicharon. Chicharon, yan. Okay. Basta chicharon, yung ating bawang. Yun. Next, yung ating itlog. Ano kayo magandang hiwa dito sa itlog? Palapad o pabilog?
ano na lang, palapad, ay paano. Patatulok. Yan. Ano ba yan? Siguro pag ganito. Yan. Okay ba? Ang ganda. Tapos, lagay tayo nito. Kapit-kapitin lang natin, ha? Huwag na natin iwahiwain. Hirap mag-video-video, ano? Tapos nyo, siyempre, kakain, kainin na natin yan. Sino pa bang kakain niya, kundi ako lang. Okay. Yun. Oops. Dead man na. Yan. Ano pa ba? Siyempre, yung ating lemon. Pangit ng lemon natin, ah. Pangit ng lemon. Iwain natin maganda. Yan. Ano pa ba? Yan. Okay ba? Ayan na. Ayan yung ating arroz caldo. Ano ba? Parang may kulang pa. Ano pa maganda yung lagay dyan? Lagyan natin ng ano yan. Para pagkain natin yung calamansi. Calamansi yan, oh. Calamansi tayo, yan. Para malasang calamansi talaga. Yun. Okay. So, ayan mga guys, yung ating arroz caldo. Medyo hindi lang siya maganda sa picturean eh. Teka. Anyway, na-record na natin yan. Sunod. Stop. Gawa tayo ulit ng ano, yung pang ano niya. Yung parang i-video-videoan natin yan. Tanggalin natin to. Yun, gawa tayo ng ano, yung parang mga sisimasimatic niya ba? Ilan pa ba viewers natin? Siyam na lang, okay. Mga ganto-ganto ba? Go. Ay. 1, 2, 3. Yun. Ay, pangit ang lemon natin ah. Tiga, lagdagan natin yung chicharon pa. Pangit mo yung itsura eh. Yan. Dayain natin ng konti. Dayain natin konting bawang pa para medyo maganda kulay. Okay. Ulit. 1, 2. Kyoko Hernandez, yummy chef, masarap yun. Chicken ginawa mo at binabaon pa. Thanks, Japan, more power. Hi from Japan, sa mga taga-Japan natin dyan. Taste test time. Okay, teka lang. Kuha mo tayo ng pang ano natin. Ng pang tawag dito.
Ayan, tsaka ng pang thumbnail natin ba? So ganyan guys ha, yung mga gustong mag-vlog dyan, ganyan lang gagawin nyo ha. Okay, last na. Kasi gutom na ako. Gawin tayong picture pang thumbnail. Picture muna tayo pang thumbnail ha. Okay. Thumbnail. Ay. Okay. Ito yung angle. Okay na yan. So, ano na tayo ngayon? Taste time. Okay, I'm excited. Excited na tayo. Lagay mo na tayo nito. Jaya, you wanna try this? Huh? What? Do you wanna try? Actually, hindi ako usually nag-ano eh. Hindi ko pinapakita yung taste time eh. Kaso since na may nag-request, eh, pakita na natin. Mga mukbang-mukbang ba? Kasi hindi naman tayong kagwapuan para mag-arap-arap sa camera eh. Yan. Hagard na. Di tayong konti. Angle. Yan. Konting may pasabit na bulaklak. Kutsara tayo. Okay, let's go. Okay, so guys, titikman na natin yung ating aros kaldo at medyo saktong-sakto lang siya sa yung pagmalapot niya. Pero mas gusto ko pa sana medyo masabaw eh. I-adjust ko na lang mamaya later. So, ito na, titikman na natin yung ating aros kaldo. Pinapanood ako ng asawa ko. Ilan pa ba viewers natin? 10, okay? Walang halong biro, ay, walang halong kemi guys. Ang sarap niya talaga. Lalo na yung kalamansi. Ah, sarap. Buong kalamansi pa. Actually, yung asawa ko naghihintay na rin eh. Naghihintay na rin na matikman eh. So, syempre, ako muna-una. Ayan.
Aros kaldo talaga yung lasa niya. Tsaka yung lasa ng sibuyas, tsaka lasa ng tanglad. Yung lasang lasa talaga. Huwag natin anong yalem kasi may lem, may kalamansina. Siyempre, may itlog tayo dyan. Itlog. Guys, ito nga pala yung ano, merchandise natin. Check nyo sa description below yung meron tayong merchandise dyan. Kung gusto nyo mag-support sa channel ko, pwede kayong bumili dyan. Meron din akong design dyan na YouTuber. Yung nakalagay dito, I am YouTuber sa shop ko. Kung YouTuber ka, pwede kang bumili nyan. Kahit saan ka, nag-shipping sila international. So kung taga Korea ka, meron Korean shop ako. Meron, kung Pinas ka, may Philippine shop ako. So pili lang kayo doon. Tagya. Masarap sana yung chicharon natin pag parang medyo bagnet yung style. Yung may laman-laman. Marites Garcia. It really takes time to complete one vlog. Great job. Opo, naku, napakahirap talaga. At medyo mabilis pa nga ngayon. Kasi medyo sinorkat shortcut natin, di ba? Masarap nito guys kung gagamit kayo yung ano lang. Yung may mga buto na manok. Yung puro chicken wings or puro chicken legs, ganun. Para mas malasa palalo. Siyempre, dapat may nor cubes pa rin yan. Hindi mawawala yan. Huwag kayo gumamit ng magic sarap. Nor cubes lang. Sapat na yan. Actually, may bawang pa. Ito dapat na yan. May sparkling water. Yung sa mga nasa Korea, ito. Share ko sa inyo. Sinyal ko na rin ito nung isang araw. Calamansi juice yan. Nabibili yan sa Olive Young. So, napakasarap ng lasa niya. Talagang calamansi talaga lasa niya. Walang hal, hindi siya lasang artificial. Lasang calamansi talaga. Kaya, ito lagi kong gamit. Yan. Actually, nilalagay ko rin siya sa ano eh. Pwede siyang pang tsaa. Pwede rin siyang lagay dyan sa sparkling water o sa tubig. Konting ganyan lang. Yan. Okay guys, so tapusin ko na itong vlog natin. Thank you very much again for watching. At syempre, kung nagustuhan nyo yung video natin, hit the like button dyan sa baba. At saka, kung bago ka lang, at kung gusto pang matutong mga luto, kung gusto mo mga bagong recipe, bagong technique, mga cooking tips, subscribe ka sa channel ko para updated kayo palagi sa bago nating, every time may bago tayong video, kagaya nito. Okay. Siyempre, you know the drill na. Hit, like, share, and subscribe. So again, thank you very much for watching and see you again on my next food vlog. Bye-bye. Annyeong. Ayan. Okay na yan. Eating time na. Tsaga. Tsaka man. Gabi. Sarap. Annyeong.